Mahigit sa 30 taon matapos makapagtapos sa Top Gun, si Captain Pete Maverick Mitchell ay naging isang test pilot. Sa kabila ng maraming tagumpay, ang paulit-ulit na pagsuway ay napigilan ang kanyang pag-angat sa kanyang rango, ang kanyang kaibigan at dating karibal sa Top Gun, si Admiral Tom Kazansky o Iceman, ngayon ay commander ng US Pacific Fleet, ay madalas na nagpo-protekta kay Maverick mula sa pagiging grounded. Plano ni Rear Admiral Chester Cain o Hammer na ipatigil ang hypersonic na Dark Star scramjet program ni Maverick at ito ay gagamitin sa pagpopondo ng mga drone. Upang isalba ang programa mula sa pagkansila, binago ni Maverick ang flight plan na pagsubok mula Mach 9 hanggang Mach 10 upang matugunan ang detalye ng kontrata ng programa. Gayunpaman, ang prototype ay nawasak dahil sa nilagpasan ni Maverick ang higit pa sa Mach 10. Muling iniligtas ni Iceman ang karera ni Maverick sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanya sa NAS North Island para sa kanyang susunod na assignment, ngunit binalaan ni Hammer si Maverick na malapit nang matapos ang panahon ng crewed fighter aircraft. Ang Navy ay inatas ang sirain ang isang hindi sinanction na uranium enrichment plant na matatagpuan sa isang underground bunker sa dulo ng isang canyon. Ito ay ipinagtatanggol ng mga surface air missiles, GPS jammers, at 5th generation Sukhoi fighter pati na rin ang mga nakaraang henerasyon ng F-14 Tomcats. Gumawa si Maverick ng planong pag-atake gamit ang 2 pares ng Super Hornets na armado ng mga bombang ginagabayan ng laser, ngunit sa halip na kasali siya sa misyon, ginawa siyang tagapagsanay sa isang piling grupo ng mga nagtapos sa Top Gun na tinipo ng isang Airbus Vice Admiral Bo Simpson o si Cyclone. Nakuha ni Maverick ang tiwala at paggalang ng kanyang mga estudyanteng nag-aalinlangan sa kanyang kakayahan. Sina Teniente Jake Sarasin o Hangman at Bradley Bradshaw o Rooster, anak ng yumaong matalik na kaibigan ni Maverick na si Rio Nick Bradshaw o Goose. Ayaw ni Rooster sa mapang api na ugali ni Hangman, habang pinapuna ni Hangman ang maingat na paglipad ni Rooster. Muling nakipagkita si Maverick sa dating kasintahang si Penny Benjamin, kung saan ipinahayag niya na nangako siya sa ina ni Rooster sa kanyang pagkamatay na hindi magiging piloto si Rooster. Si Rooster, na hindi alam ang pangako, ay galit na galit kay Maverick dahil sa paghadlang sa kanyang karera sa militar at sinisisi siya sa pagkamatay ng kanyang ama. Nag-aatubili si Maverick na higit pang panghimasukan ang karera ni Rooster, ngunit ang alternatibo ay ipadala siya sa lubhang mapanganib na misyon. Sinabi niya ang kanyang nararamdaman kay Iceman na may kanser sa lalamunan. Pinayuhan ni Iceman na panahon na para bumitaw at tiniyak sa kanya na parehong kailangan siya ng Navy at ni Rooster. Pagkatapos mamatay ni Iceman, inalis ni Cyclone si Maverick bilang instructor kasunod ng insidente ng pagsasanay kung saan nawala ang isang F-18F. Binago ni Cyclone ang mga parameter ng misyon, kaya mas madaling isagawa ang mga ito ngunit mas mahirap ang pagtakas. Sa panahon ng anunsyo ni Cyclone, si Maverick ay gumawa ng hindi autorisadong paglipad sa pamamagitan ng kurso ng pagsasanay sa kanyang ginustong mga parameter na nagpapatunay na ito ay magagawa. Kaya hinirang si Maverick bilang pinuno ng pangkat. Si Maverick ang nanguna sa F-18E sa strike package na sinamahan ng isang F-18F na pinalipad ni Lieutenant Natasha Phoenix Trace at WSO Lieutenant Robert Bob Floyd. Nanguna si Rooster sa 2 strike pair na kinabibilangan ni Teniente Ruben Payback Fitch at WSO Lieutenant Mickey Fanboy Garcia. Ang 4 na jet ay naglunsad ng isang aircraft carrier at ang Tomahawk cruise missiles ay sinira ang kalapit na airbase habang papalapit sila. Matagumpay na nasira ng mga koponan ang planta, ngunit nagpaputok ang mga SAM sa kanilang pagtakas gaya ng inaasahan. Naubusan ng countermeasures si Rooster at isinakripisyo ni Maverick ang kanyang F-18E para protektahan si Rooster. Sa paniniwalang patay na si Maverick, ang iba ay inutusang bumalik sa carrier. Ngunit, bumalik si Rooster upang malaman na si Maverick ay ligtas na nakalabas, tina-target niya ang isang Mi-24 attack helicopter. Pagkatapos sirain ang gunship, si Rooster ay binaril ng isang SAM at nag-eject. Nagkita ang 2 at nagnakaw ng F-14 mula sa nawasak na airbase. Sinira nina Maverick at Rooster ang 2 humaharang na Su-57, ngunit may dumating pang pangatlo habang naubusan sila ng mga bala at mga countermeasure.
Dumating si Hangman mula sa standby upang barilin ang Su-57 at ligtas na nakabalik sa base. Nang maglaon, tinulungan ni Rooster si Maverick na magtrabaho sa kanyang P-51 Mustang. Tinitingnan ni Rooster ang isang larawan ng tagumpay ng kanilang misyon, na nakapin sa tabi ng larawan ng kanyang yumaong ama at isang batang Maverick, habang lumilipad sina Penny at Maverick sa paglubog ng araw gamit ang T-51 at doon natapos ang pelikula.